Mahigit 10 taon nang nagmamaneho ng tricycle si Raymond, pero hindi niya kabisado ang papel ng ethanol sa ikinakarga niyang gasolina araw-araw. Basta nagkakarga na lang ako. Basta sinabi ng mekaniko, premium ka na lang, kaya doon na lang ako sa premium. Ang ethanol sa Pilipinas ay isang kemikal na galing sa tubo na hinahalo sa gasolina para tumaas ang octane rating at luminis ang ibinubugang usok ng mga sasakyan. Sa ngayon, may 10% ethanol blend ang gasolina sa atin. Inanunsyo sa Malacanang kahapon na pwedeng itaas sa 20% mula sa kasalukuyang 10% ang ethanol content sa gasolina dito sa Pilipinas. E anong ibig sabihin yan para sa mga ordinaryong motorista? Bababa ang presyo ng gasolina dahil mas mura ang imported ethanol kesa sa imported gasoline. Pero ang plano ng gobyerno, voluntaryo muna ang pagbibenta ng gasolinang may 20% ethanol. This is primarily a price mitigation measure. Increasing the ethanol blend will result in more than 1 peso reduction in the pump price of gasoline. Sang-ayon ng Clean Fuel, nabababa ang presyo ng gasolina kung imported ethanol ang gagamitin dahil mas mahal ang local ethanol. Pero mas simple umano kung payagan na lang ang mga kumpanya ng langis na i-import ang kasalukuyang 10% ethanol blend imbis na itaas sa 20%. Ang effect niyan is around a peso 50 per liter ang ibababa sa presyo ng gasolina. So I think, diba, let's not complicate it too much kung gusto talaga natin ng savings. Ang punto pa ni Suntay, hindi pa malinaw kung anong epekto sa makina ng mga sasakyan at motorsiklo kapag itinaas sa 20% ang ethanol blend. We will be supportive for anything that will bring down the cost of fuel. We also have to protect our customers. Lalo na madami ngayon nagpapagasolina sa amin ng mga motorsiklo. Baka we don't want na merong masisira. Pero nilinaw ng Department of Energy na kinukonsulta na nila ang mga car manufacturers. Initially, nag-provide na sila ng mga brands. We are just trying to trigger more answers dun sa apat na question na dapat nakadetalye yung modelo, dapat naka-extract kung alin dun ang pwedeng retrofit at ano pa ang magkaano po ang gagastusin. Sa diesel naman, ang balak ng gobyerno ay obligahin ang 3% biodiesel blend mula sa kasalukuyang 2%. Wala hong critical impact ang up to 5% ha doon sa engine. So wala ho tayong problema dito, kaya i-implement na ho natin, diretso na, mandatory ho. Dahil hindi pa tapos ang diskusyon sa mga eksperto, sa susunod na taon pa may papatupad ang pagtaas ng porsyento ng biofuels sa petrolyo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,